Good day, kabayan. This is Maria Basakon. Bago ko pa lamang po dito sa aking channel, huwag kalimutan i-like, subscribe, at i-click ang notification bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video na gagawin. Kabayan, kung bago ko pa lamang po ulit dito sa aking channel, ay salamat po sa pagbisita. Mag-like ka na po kaagad at mag-subscribe dahil marami kang matututunan sa channel na ito. Simulan na po agad natin, kabayan. Sa isang malinis na bowl, stainless po yung gamit natin. Ilagay po natin yung 1 and 1/4 cup na brown sugar. At pagkatapos po ay isunod po natin yung 2 pirasong itlog. At pagkatapos po ng itlog ay ilagay po natin yung 7 na kutsara ng mantika. Mapakadali lamang po ng recipe na ito, kabayan, kaya kung ikaw po ay bago ka pa lamang po na nagbe-bake, ito po ay nararapat sa iyo dahil napaka-friendly po ng recipe na ito. At ilagay na rin natin ang 3/4 cup ng cocoa powder. At pagkatapos nating mailagay ang cocoa powder ay isunod na natin ang 1/4 cup ng melted chocolate. Kabayan, hindi natin kailangan dito ng mixer. Kahit lamang po yung wire wrist, iyon po ay pwede na po natin gamitin. Pagkatapos nating mailagay yung melted chocolate, haluin lamang natin. At pagkatapos ay ilagay na po natin yung all-purpose flour, 1 cup, konti-konti lamang po. At ilagay na po natin yung nahuling ingredients natin, nahuling sangkap, ang 1/4 teaspoon ng baking powder, 1/4 teaspoon ng baking soda, at 1/4 teaspoon ng salt. Kabayan, huwag niyong masyadong haluin yung butter natin. Dahil kapag iyan ay masyadong nahalo, ang tendency po ng chocolate wrinkles natin ay masyadong makunat. Kaya kung wala na po na kayo nakikita na harina, ay okay na po yun. Huwag nyo na pong masyadong haluin dahil masyado pong magiging makunat ang inyong chocolate crinkles.
Ayan, okay na yan, kabayan. Ngayon, ang gagamitin ko na pang molde dito sa ating crinkles ay pang scoop ng ice cream. Para yung pong laki niya ay pare-parehas. Kung meron po kayo na pang molde ng ice cream, yun, mas magandang gamitin nyo dahil pare-parehas po ang size ng inyong magagawang chocolate crinkles. Dapat ay nakahanda na ang inyong 1 cup ng granulated sugar at 1 cup na powder sugar. Para pagka iyan ay na-scoop nyo na, ilalagay nyo muna sa granulated sugar at pagkatapos sa powder sugar. Para yung inyong chocolate crinkles ay maiwasan po natin yung pag habang kinakain mo siya, naglalaglaglaglag yung powder. Hindi katulad kapag merong nakakoat na sugar, na granulated sugar, hindi siya malalaglag. Intact siya doon sa chocolate crinkles natin. Iyan ang isang sikreto ng chocolate crinkles. Para yung powder sugar niya ay hindi nalalaglag. Kailangan meron muna kayo ng granulated sugar. Iko-coat nyo siya. Hindi naman masyadong marami dahil ayaw natin na masyadong matamis ang ating crinkles. At tsaka nyo ilalagay doon sa powder sugar. Para pag naluto iyan, hindi po siya malalaglag. Isa po kasing sakit ng crinkles kapag kinakain natin ay nalalaglag po yung powder sugar kapag kinain na natin. Doblehin nyo na lamang po yung mga 1 cup na ginamit po natin ngayon kung gusto nyo mas marami. Dahil ang lalabas po dyan ay 8 piraso na malalaki. Napakadali lamang pong gawin ito, kabayan, lalo na po ngayon magpapasko. Napakaganda pong inegosyo nitong crinkles na ito. Maaring pambigay, maaring pang negosyo. Napakadali lamang po at napaka-friendly po ng recipe na ito, lalo-lalo na po sa mga nagsisimula pong mag-baking. Ngayon ay isa lang na natin siya, kabayan. 12 to 15 minutes lamang po tapos na itong chocolate crinkles natin na ito. Una ay iset lamang po natin ang ating timer ng 12 minutes. At pagkatapos ay kung hindi pa po masyadong luto ay isagan nyo na po ng another 3 minutes para maging 15 minutes. And then after, ayan na, kabayan. Napakabilis lamang po lutuin ito. Napakadali. Huwag nyo pong intayin na mag-dry yung itaas. Kahit hindi dry po yung itaas niyan, mas maganda po yun. Para yung loob niya, kabayan, ay hindi po dry. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, kabayan, ay mag-subscribe ka na, mag-like, and paki-share. At maraming salamat dahil tinapos mo ang video. Naway sa susunod, kabayan, ay magkita ulit tayo. Kung meron kayong mga comments, suggestion regarding dito sa aking ginawang video, please comment down below at nang mabasa ko po. At nang sa susunod ay maging maayos na po ang acting video at maging mas presentable para sa lahat ng mga manunood. Maraming salamat, kabayan, at God bless sa ating lahat. See you next!